Kung gagawa ngayon tayo ng plate number, katulad ng ganito, from 26 alphabet, English alphabet, tapos 0 to 9, yung numbers. Okay, so, una, bawal maulit. Bawal may maulit. So, kung bawal may maulit, gawin muna natin yung sa, ano, letters. So, tatlong letters, ito. Katulad ng ganito, tatlo. So, sa una, may pagpipilian tayong 26. And then, sa pangalawa, ito ngayon. And then, dito naman, sa numbers naman, sa una pagpipilian natin, 0 to 9. So, 10 lahat yan. Ito ngayon. 10 times 9 times 8. Tapos, ito lahat ay minultiply natin. So, ano sagot natin ngayon dito? So, ito ay merong sagot na 1,123,000. Kaya maraming sasakyan ang pwedeng magawa. Ngayon, pag sinabi naman na pwedeng maulit yung mga letters at numbers. So, ang gagawin lang natin dyan, 26, sa una ay 26, sa pangalawa, since pwede ulit natin magamit yun, yung nagamit na natin, 26 ulit hanggang sa pangatlo. And then, the same goes with the numbers. So, ito ngayon, so expect natin, mas marami tayong magagawang plate number ngayon pag ganitong arrangement na uulit. So, ito ngayon, 17,576,000. Kung naalala nyo kanina yung mga examples natin dito sa mga words na blue, blue, Tennessee, kung ilan yung mga mabubuo nating mga iba pang words sa kanila, ito yung tinatawag nating permutations. Ang ibig sabihin lang nitong permutations, ito yung pag-aayos-ayos ng mga bagay-bagay kung saan bawal, ito permutation, kung saan, ito pag-aayos-ayos lang ng mga bagay-bagay kung saan bawal yung pag-uulit, bawal yung nare-repeat. Okay? So, ibig sabihin, kada mabubuo mong words dito, eh, iba yon, distinct yon dun sa ibang words. Unique siya. So, ang permutations, minsan, ine-express yan ganito. Ayan, eh. Ito ngayon yung parang notation ng permutations. Although, pag nagsosolve tayo ng mga permutations, depende pa rin sa sitwasyon. Kasi, kada problem ay nagre-require minsan ng ibang approach. Pero ito yung kanyang notation. Pag may pag applicable yung ganitong ano, applicable sa ganitong problem, ito yung ginagamit. Okay? So sa permutations, para mabuo natin yung mga katulad nito, mga words, ginagamitan natin yung the fundamental principle of counting. Kasi yung the fundamental principle of counting, ayun ay isang tool. Tool 'yon para masagot natin yung mga problems, kagaya ng problem sa permutations. Example ngayon. How many numbers of 3 different digits each can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? So, nagawa tayo ng 3-digit number. Numbers, ayan, ganyan. So, ilan yung mabubuo natin out of these numbers? So, sa una, meron tayong magpipilian na 9. Sa pangalawa, 8 na lang. Kasi kailangan daw 3 different digits. So, kailangan bawal lang na uulit. Okay, 9 and then lastly 7. Total of 504. Ngayon, gamitan natin yung tinatawag na permutations. Yung ano rito, yung n dito, ito yung total numbers na pagpipilian natin. Ito, ilan sila? 9. And then yung r, kung ilan yung pipiliin natin. So, yung R natin ay 3. Kasi hindi ko pa pala na, hindi ko napakita sa inyo paano gamitin tong gantong ano eh, sa permutations eh. So, di ba may permutations tayo ganito. So, pag in-express natin to, ipakita ko lang kasi hindi ko pala napakita to. Ito ay equal sa, ito ngayon yung kanyang ibig sabihin. N factorial all over N minus R, parenthesis, factorial. So, pag kinumpute natin yan. So, okay, ito, nung sinubstitute natin yung ating mga values. So, explain ko lang konti sa inyo, bakit ganito yung itsura ng permutations. So, sabi, pipili daw tayo ng 3-digit numbers. So, alam natin, ayun ay, ito ngayon yun, 9, 8, tsaka 7, pag bumultiply natin. Subukan natin ngayon i-factorial tong 9. So, ibig sabihin, makukompleto lahat yung ano niya, yung sa factorial niya.
Ito ngayon yung na-factorial natin, yung 9. Pero ang kailangan lang natin dito, ito lang, 987. So, hindi natin kailangan tong 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ang gagawin natin, para matanggal tong 6, 5, 4, 3, 2, 1, i-divide natin to ng doon, na-divide natin. So, ito na lang matitira sa atin. Okay? Kasi tatlo lang ang kailangan natin eh. So, pag in-express natin to, itong nasa numerator, ito ay 9 factorial divided by, ito namang nasa ilalim, kung i-express natin to as factorial, ito ay 6 factorial. Kung saan yung 6, nakuha natin yon sa pag-minus ng 9 at 3. 9 minus 3 is equals to 6. So, kaya ganito yung kanyang formula. Okay. How many digits of at most 3 different digits each can be formed from the digits 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Okay. So, ang tinatanong tayo dito, kung ilan yung mga digits na magagawa natin, different digits na magagawa natin out of these digits, okay? Kung saan, at most, 3 different digits. So, ibig sabihin, pwede tayong makagawa ng, halimbawa ito, ito ay 3-digit number. So, pwede tayong makagawa ng ganito. Pwede rin namang 2-digit number o kaya 1-digit number. Basta kailangan, at most, ibig sabihin, hindi na tayo lalagpas dito sa 380, sa tatlong digit number na to. Ceiling na yan. Bawat tayo gumawa ng ganito, 4,598, kasi apat na digit yan eh. Dito lang tayo, at most lang. Okay? Most 3-digit lang. So, hanggang 3-digit lang tayo. So, para sa, unahin muna natin yung 3-digit, 3-different digit numbers. So, ayun ay, so, ito ngayon yung formula natin sa pagkuha. Meron tayong pagpipilian ng 9 at ang kailangan lang natin ay 3-different digit number. So, okay, ito yung nasolve natin kanina to eh. And then, para naman pag, so, pwede rin tayong gumawa 2-digit number. So, ganito naman yung kanyang format. Ang sagot ay 72 for the 2-digit numbers. And then, for the 1-digit number, so, ang pagpipilian natin ay 9. Since isa lang ang gagamitin natin, kaya ito ay 1 equal to 9. So, ilan ngayon yung total na numbers na pwede nating mabuo? So, pag-a-addin natin ngayon to. Ito, nakuha natin sa 3-digit, 504 plus 72 plus 9. So, ang total number ay 585. Pero yung ganitong procedure, pwede nyo na rin namang diretsuhin. Halimbawa, sa 3-digit number, pwedeng ganyan ninyo na kaagad. And then, sa 2-digit naman, okay. And then, 1-digit, so, 9 lang. Ayan, so, pag-addin nyo, pwede rin yung ganyan. So, okay, ito. Ito pa rin yung problem natin. Pero this time, at least, okay, at least 3 different digits. So, ibig sabihin, ang pinakamaliit na number na pwede nating magawa ay, halimbawa, ito, 391, 3-digit number to. So, ito na yung maliit na number na pwede nating mabuo. Hindi na tayo pwede gumawa ng, yan, 2-digit number o kaya 1-digit number. Hindi na pwede yan kasi kailangan at least 3-digit number. So, pwede tayong gumawa ng 4 pataas. Pwede yan, and then pataas pa. So, tignan natin ngayon. For the 3-digit number, okay. So, kung dediretsuhin natin, ayun ay, eto, 9 times 8 times 7. And then, pwede rin tayong gumawa ng 4. Ito naman yung para sa 4. And then, 5 pwede rin. So, ito ngayon lahat yan. So, ito, 3 digits, 4 digits, up to, yung pinakalas, syempre, 9 factorial. So, yung mga sagot dito, pag-a-add-addin lang natin. So, pag pinag-add natin yung mga sagot, ang total ay ito. A girl and a boy enter a cinema where there is still 4 vacant seats available. In how many ways can they be seated? A. If they may sit anywhere. B. If they want to sit next to each other. So, unahin muna natin itong A. So, merong babae at lalaki pumasok ng sinihan kung saan merong 4 na bakanting upuan. Ilang ways silang pwedeng umupo dun sa sinihan, okay? Inahanap dito yung permutations, yung pagkakaayos nila. Ilang beses silang pwedeng umayos dun sa
apat na bakanteng upuan. So, okay. Sabihin natin yung babae tsaka lalaki. Sila ay A and B. Ayan. Ilang beses natin pwede ayusin tong babae tsaka lalaki na to, tong A at B. Ito ay 2 factorial, which is equals to 2. Okay? Kasi, pwedeng AB, pwede rin namang BA. Ayan. Ito ngayon, yung mga upuan. Sabihin natin mga X, ayan yung mga upuan ngayon. So, ilang beses silang pwedeng umupo dyan? Ilang ayos ang pwedeng magawa? So, sa unang scenarios, dito sa mga vacant seats, pwede silang umupo dito. Ayan. Dyan sila pwede umupo. And then, pwede rin naman sa gitna sila. O kaya, dun sa dalawang dulo. Pwede rin naman silang umupo magkabilaan dito. Magkahiwalay sila. O kaya naman ganito. At eto. Okay, so a total, meron silang 6 ways para umupo. Ngayon, kung ilan silang beses umupo, times 6. 2 factorial times 6 is equals to 12 ways. So, kung isusulat natin yan, ito ngayon yan, yung arrangement ng upuan nila. Okay? So, ito, A, B, X, X. Ang sinulat ko rito yung 6 lang. Yung isa ditong ayos, ganito. Pagbabalik na rin lang natin itong A, B. Ayan, ngayon, B, A, X, X. And then, ganun din ang mangyayari sa iba pa. Okay. Itong gantong problem sa A. A pa rin tayo. Pwede din natin ma-apply dito yung words na nauulit yung letter. So, halimbawa, ganito yung basa sa kanila. A, B, X, X. So, A, B, X, X. Ilang beses natin pwede i-factorial yan? Nauulit yung dalawang X. So, ayun ay 4 factorial divided by 2 factorial. Kung ilang beses natin pwedeng maayos tong words na to. Okay? Kasi nauulit lang yung dalawang X. Kaya meron tayong 2 factorial sa baba. Equals to 12. Okay. Okay, dito naman tayo sa B. If they want to sit next to each other, so gusto nila lagi silang magkatabi. So, ganun ulit. Ilang beses natin sila pwede ayusin? Si A tsaka si B. Ayun ay 2 factorial. Pwedeng AB, pwedeng BA. So, ilang beses silang pwedeng maging magkatabi dito sa gantong setup ng upuan? Ayun ay, dito pwede silang maging magkatabi. Diyan sa gitna. At dito sa dulo. Lagpas pala yung gawa ko. Ayan lang. 3. Okay, so 2 factorial times 3 is equals to 6. 6 ways lang. In how many ways can 4 boys and 3 girls be seated in a row containing 7 seats? If they may sit anywhere, if the boys and girls must alternate. So, meron tayo dito ang 4 na batang lalaki tapos 3 batang babae. So, a total, 7 sila ngayon lahat. Meron din naman tayong 7 na upuan, so kompleto. So, ilang permutations ang pwede natin magawa kung uupo sila kahit saan nila gusto umupo. So, ang gagawin lang natin ay, sa unang upuan, merong pwedeng umupo 7, and then sa pangalawa, 6 na lang, and so on, hanggang isang bata na natitira, uupo niya siya dun sa isang upuan din. So, ayun ay, for A, it is simply just 7 permutation. 7 factorial, 1040. And then next, for B, if the boys and girls must alternate. So, ibig sabihin, pag dito ay naunang umupo ay boy, sa pangalawa, dapat girl na. Ayan, ganyan, and so on. So, ganyan yung setup. Ilang setup ang pwede natin magawa? Pwedeng ganito. Pwedeng gantong setup. At ganitong setup lang, okay? Hindi pwedeng mauna yung girl. Ganito. Pag nauna kasi itong girl, 3 lang sila eh. So, may dalawang lalaki ang magiging magkatabi. Eh, dapat alternate sila. So, itong setup lang ang pwede nating gawin. So, isang beses lang silang pwedeng, isang beses lang yung setup na yon. Okay? So, tignan natin ngayon. So, sa unang upuan, lalaki ang uupo. Meron tayong 4 na lalaki. So, sa 4 na yon, pwedeng kahit sino sa kanila ang pwedeng umupo. And then, sa susunod na upuan, sa babae naman, ganun din. Okay, tapos pag-multiply lang natin itong mga to. And we have to multiply it by 1. Ayan. 144 ways. So, siguro, kung
apat din yung mga babae, apat din. O pwede yung setup na ano, yung katulad kanina. Pwede itong ganitong setup. Ayan. So, a total, meron na silang dalawang pwedeng arrangement. So, ito ngayong 1, mapapalitan ng 2. Ayan na ngayon. Which is equals to 288. Kung apat yung mga babae. 2 girls and 3 boys are to sit on a row of 5 chairs. If the girls prefer to sit side by side consecutively, in how many ways can this be done? So, dalawang batang babae at tatlong batang lalaki, upo sila sa 5 upuan. Pero gusto ng dalawang batang babae, magkatabi sila palagi. So, ilang beses natin pwedeng maayos sila. So, sabihin natin yung batang babae, AB. Ayan, dalawang batang babae, AB. So, ilang beses sila pwedeng maayos? Ayun ay 2 factorial. Ilang beses sila pwede maging magkatabi? In total, pwede sila maging magkatabi 4 ways. Okay, 4 ways. So, ang total nila ngayon ay 2 factorial times 4. And then, yung mga lalaki naman, wala naman tayong restriction sa mga lalaki. Pwede sila umupo kahit saan nila gusto umupo. So, halimbawa, dito sa case, sa ano na to, sa unang way na to, ito, part na to. So, kung dito, kung nakaupo na yung dalawang babae natin. Okay. So, itong tatlo na lang yung pagpipilian ng mga lalaki. Kung saan sa una, pwede may umupo. Pwede pa mamili sa tatlo. And then, 2-1. O kaya, 3 factorial. Ganun din naman ang mangyayari sa, ano, sa mga yan, sa mga iba dyan. 3 factorial din. Times 3 factorial, which is equals to 8 ways. In how many ways can 6 people be lined up to get on a bus? If 3 specific persons among 6 insist on following each other, how many ways are possible? If 2 specific persons among 6 refuse to follow each other, how many ways are possible? So, una muna, merong 6 na tao nakapila sa bus. So, parang ganito yung scenario nila ngayon, nakapila ngayon sila sa bus. Ngayon, sabi sa A, if 3 specific persons among 6 insist on following each other, gusto nung 3 sa 6, lagi silang magkakasunod sa pila. So, how many ways are possible? So, tignan natin, ilang beses ba sila pwedeng maging magkakasunod sa pila, yung magkakasama silang 3? So, tignan natin, pwedeng gantong setup. Ayan, magkakasama sila dyan. Okay, magkakasama ulit. So, nakita nyo ba? There are 4 ways para maging magkakasama sila. So, ilang beses natin sila pwedeng ayusin yung 3 to? Sabihin natin A, B, C. So, ayun ay 3 factorial. So, mumultiply natin yan. And then, yung natitirang 3, pwede rin natin ayusin 3 factorial ways. So, sa A, ang sagot natin ay 144. Sabi naman ngayon, sabi, if 2 specific persons among 6 refuse to follow each other, so yung dalawang to, ayaw nila maging magkasunod sila. So sabihin natin, si AB, ayaw nila maging magkasunod sa pila. Gusto nila laging merong taong laging nasa pagitan nila. Pwedeng isa, pwedeng dalawa, basta hindi sila pwedeng maging magkasunod. So, how many ways are possible? So, itong A, si A at si B, ayaw nilang magkasunod. Ilang beses natin sila pwedeng ayusin? Pwede natin silang ayusin 2 factorial, okay? So, pwedeng huwag ganito. May pagitan sa kanila isa. Pwede rin namang ganyan. Okay? So, dalawa. 2 factorial. And then, bawal silang maging magkasunod sa pila. So, ang gawin natin ganito. Bilangin muna natin kung ilang beses silang pwedeng maging magkasunod sa pila. So, ayun ay, so ito yung beses na pwede sila maging magkasunod sa pila. 5 ways. So, times 5. And then, may 4 pang tao na natitira. So, ilang beses sila pwedeng pumila sa gantong setup? So, ayun ay, times 4 factorial. So, itong setup na to, magkasunod sila sa pila dito. Magkasunod sila sa pila. So, equal to sa 240 ways. Kung saan dito sa pila na to, magkasunod sila. Okay. So, ngayon, ilang beses silang pwedeng pumila na kahit walang restrictions sa kanila. So, ayun ay, since 6 sila, ayun ay 6 factorial. So, walang restrictions yan. Dito kasi, ang ginawa muna natin,
pinagsunod natin sila sa pila. So, ilang beses sila pwedeng maging magkasunod sa pila? Ayun ay 240. So, sa pangalawa naman, ginawa natin, walang restrictions, kahit sinong mauna, okay. So, ayun ay 6 factorial. So, sabi natin, bawal silang maging magkasunod sa pila. Ilang beses ba sila pwedeng maging magkasunod sa pila? Ayun ay 240. Kaya, ima-minus natin ngayon yung 240 dito sa 6 factorial. So, ang matitira dito, yung kung ilang beses silang hindi magkasunod sa pila, which is 480. Okay. Yung final answer. A language teacher wants to keep books of the same language together on his shelf. If he has 12 spaces for 5 French, 4 Italian, 3 German books, in how many ways can they be placed on his shelf? So, aayusin niya ngayon itong kanyang 12 na libro. 5 French, 4 na Italian, 3 German. So, lahat yun ay 12 na books. So, meron siyang 12 spaces din. So, okay, walang problema dyan. So, kailangan, ang gusto niyang ayos, magkakasama yung French, Italian, tsaka German. So, sabihin natin ganito. Ayan ngayon, French, Italian, tsaka German. Ilang beses natin pwedeng ayusin to? So, pwede natin silang ayusin na factorial. Pwedeng ganito kasi yan. So, pwedeng ganito kasi yung ayos ng librong yan. Okay, so, 3 factorial. Ngayon, ito yung itsura niyan eh. So, ganito itsura niyan. Sa French, meron tayong 5 libro. And then, sa Italian, 4. German, 3. So, sabihin natin na, lagyan natin ng pang level 1 na libro hanggang level 5 sa French. So, ganun din naman. So, okay. So, itong sa French na to, 5 libro sila. Ilang beses natin pwedeng ayusin yan? Ito ay 5 factorial. And then sa Italian, 4 factorial sa Italian and 3 factorial para sa German. And then, so ganito natin sila karaming beses pwede ayusin. Ito para sa German, 5 factorial and then so on. So ngayon, ilang beses natin sila pwede ayusin na magkakasama sila? So ayun ay 3 factorial. So, i-multiply natin ngayon ng 3 factorial. Lahat to ngayon. Okay? So, lahat sila, 5 factorial times 4 factorial times 3 factorial times 3 factorial. Ayun yung kung ilan sila pwedeng maayos sa shelf na magkakasama. Equals to, eto ngayon yung sagot, 103,680.